Is this true, General Magsalos? In accordance with what I got, nagpasok ka ng 38 caliber dito sa kongresong ito? Saan galing yung baril na dala mo sa bahay ninyo? Ebidensya po yun, sir, na ako ang hindi may custody. Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko eh. So, umaatin po ako ng hearing. Kaya naisipan ko na pong dalhin doon kasi hindi na po ako makauwi sa bahay. Actually, nakalusot sila sa ano, sa entrance. But nung dinadala na sila sa detention, doon nakuha yung 38 caliber. Yes, Major Magsalas. May nakuwang 38 caliber. Negative, Mr. Chair. Nung last hearing? Mr. Chair, hindi po ako yun, Mr. Chair. So, hindi ikaw yung may dala ng 38 caliber? Wala po, Mr. Chair. So, we are inviting our LSB, no? Para to find out, no? Yes, Mr. Yung veracity ng report. So, sige, you are raising your hand. Mr. Chair, yes, go ahead. Ako po yung ano, yung nagdala nung ano, caliber 38. Bakit may dala ka ng ebidensya po yun na ano, pinipresent po sa court kasi under ano po yun eh. You are Desden, right? Yes, Your Honor. Why did you bring a gun in the House of Representatives? Kahit kami mga congressman, hindi kami nakakapagdala ng baril dito. But you, I invited a resource person, have bring a gun inside the House of Representatives. Ha? Huh? Bakit ka nagdala ng baril dito? Kahit nasabihin na natin na yun ay ebidensya. Saan ebidensya yun? Your Honor, na-restrict po kasi ako sa ano, sa custody po ng NCRPO. So, umaatin po ako ng hearing. Kaya naisipan ko na pong dalhin doon kasi hindi na po ako makauwi sa bahay. Have you reported that sa gate? Na yun ay ginagamit sa ebidensya? Yes, Mr. Chair. Have you reported that? Yes, Mr. Chair. So, in a while, we'll be asking the PSB kung yun ay talagang sinabi mo doon sa report sa amin. But that worries us, ha? Sige, Congressman Akop. Saan galing yung baril na dala mo sa bahay ninyo? Ebidensya po yun, sir, na ako ang hindi may custody. Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko, eh. Saan galing yung baril? Kasi ang sagot mo kanina, hindi ka na makakabalik sa bahay. So, saan galing yung baril na yun? Sa bahay po, Mr. Chair. Ebidensya na sa bahay. General Tates, is that in accordance with the rules? Hindi ba pag ebidensya, nandun sa evidence custodian, sa evidence room? That's correct, Your Honor. And that is the thing that I will have to look into, especially that before they were on house arrest, here at House of Representatives, they were under custodial, under the custody of the regional headquarters, particularly at the regional headquarters support unit. Naka-restrictive custody po sila doon, Your Honor. So, ang ibig lang sabihin nito, yung baril na ebidensya, naiuwi pala ng mga polis. Hindi, kaya nga, naiuwi din niya yung 27 million eh. Hindi, pinabasa ko kasi nag-worry ako, nag-report sa akin yung PSP na sinasabi yung barel na ipasok. Actually, nakalusot sila sa ano, sa entrance. But nung dinadala na sila sa detention, doon nakuha yung 38 caliber. And now, nare-reveal pa na yun ay for evidence purposes. Now, galing sa bahay, dala mo. So, hindi ka ba mag-iisip? Di ba? If I may miss. Anyway, antayin lang natin sa PSB. So, you wanted to speak? Ano, sige, that's then. Mr. Chair, nung kailan lang po, last week, LSP. Umatin po ako ng hearing, Mr. Chair. Dala ko na po siya nung umatin ako ng hearing. Tama. No, again, I didn't get it. Come again? Mr. Chair, may expected kasi na hearing ako inatinan so kaya naisipan ko nang dalhin sa ano sa custodial facility yung ebidensya para hindi na po kasi ako makauwi, Mr. Chair. Okay naman 'yon, wala tayong problema doon. But the mere fact no that
ano, evidence is part of the custody what do you call that unit nyo, dapat nandun yung barrel eh, di ba? Okay, clarification lang before I recognize Congressman na ano, Tulfo, no? Kasi in the last hearing, si Desden saka si Democrito, you told us that the money was not in the hotel eh. Ang sabi nyo, nandun sa DSOU eh, di ba? You said that, di ba? And your superior, General Mariano, was saying na wala doon yung pera. So now, I'm asking you, asan yung pera? Demokrito. Yung ano, ang pagkakalam ko, nandun lang po sa ano, sa DSOU office po. Hindi, sabi nga ni General Mariano, wala doon eh, kanina eh. Yun po ang pagkakalam. So sinasabi mo, nagsisinungaling si General Mariano? Hindi po. Sabi mo, wala sa hotel. Sabi mo, nasa DSOU. Opo. Sabi ni General Mariano, wala sa DSOU. So sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? Ang instruction ko. Sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? Yun ang tanong. Hindi po ako, Your Honor. Sino nga? Hindi ko po alam mo, Your Honor. Sabi ni General Mariano kanina, wala doon. Siya lang nagsabi dito. Ako, hindi ko nga alam na wala doon. Akala ko nandun eh. So, sabi niya, wala doon. So, sino nagsisinungaling? Ang instruction po sa akin, Your Honor, yung pong sinungaling. Hindi mo na. Pakisagot mo lang yung tanong. Sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? Sa ranggo ko po, Your Honor, hindi ko po kayang direktahin ng ganun po yung ganyang kataas na official po, Your Honor. Pasensya na po. So, ikaw nagsisinungaling? No, Your Honor. Desden. So, wala yung, yes, wala doon sa kay General Mariano, wala sa DSOU, wala sa SPD yung pera eh. Sabi nyo, nandun. I have no idea, Your Honor. Ganun din, nasasabihin, yes, mo. Pareho rin kayo ni ano, Demokrito. Yes, Your Honor. Kailan binili ang Bolt, Colonel Guevara? I cannot remember the particular day, Mr. Chair, but so bumili, hindi mo alam kung kailan. Yes, sabi mo 29,000 yun. Yes, Mr. Chair, I think that was Tuesday, Mr. Chair. If I recall, Mr. Chair, that but was... Bakit mo binili yung Bolt para doon sa pera may paglalagyan? Yes, Mr. Chair. Okay. So, kung wala pa ang Bolt, saan nilagay ang pera? That was, I instructed them to put it in the investigation room. Sabi nga ni General Mariano, wala yung pera doon eh. Andun po, Mr. Chair. Sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? I don't know, Mr. Chair. But my instruction was to put it in the investigation room. Sabi ni General Mariano kanina, pati ang 4.6 wala doon sa ano, sa it was there, Mr. Chen. Okay, so sino nga nagsisinungaling? I'm just standing on my own, Mr. I'm telling what's my personal knowledge to me. But I cannot point finger kasi sino nagsisinungaling, Mr. Chen. But I am speaking on myself, Mr. Chen, that it was there, Mr. Chen. Okay, we have given you the chance, no? Sinasabi, yes, na namin sa inyo, no? We have given you the chance. Now, the chair would like to recognize Congressman Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. In reality, Mr. Chairman, I think all these people are lying to their teeth. Kahit napitpitin mo pa yung agbols na mga ito, hindi aamin ito because they want to save their faces. But anyway, I just want to have one question before I will make my final statement, Mr. Chair. Okay, go ahead. I will address this to Major General Nartates, sir. Ano po yung standard operating procedure ng chain of command? Like Colonel Guevara, alam niya na mali yung instruction ni General Mariano, who is his superior. What will he do next? Kung alam mo na mali yung instruction sa'yo na superior, will you go to the higher level, to the next ranking officer, higher than General Mariano? Can you tell us, please? Can you enlighten us all here? Tama po yun, Your Honor. Kung merong utos na illegal or merong utos na in conflict with the certain policies or procedure, ay dapat magreklamo siya either sa superior officer niya, direct superior, or he can go up.
No, marami. Superior Officer General Nartates is a superior officer niya, is General Mariano, dahil under sa DSOU, tama? So, meaning to say, eh, mali yung instruction sa kanya ng General Mariano. Pwede ba siyang dumiretso sa iyo o sa deputy mo, deputy head ng NCRPO or sa iyo mismo? Pwedeng dumiretso sa akin or sa mga kasamahan ko sa regional headquarters, Your Honor. Alam naman po ito, General Nartates, na lahat ng mga officers natin ano po ng PNP, pagpasok po nila sa service, ito po yung tinuturo, yung chain of command. Tama po ba? Tama po yun, Your Honor. But in case of in cases na ganito, na involved mismo ang iyong superior or direct commander, pwede kang pumunta sa level ng next level after your commander, Your Honor. Pwede ka rin hindi mo nasundin because alam mo na mali yung instruction. Tama po ba? You won't get in trouble if you don't follow that order. Tama po ba, General Nartates? Tama po yan, Your Honor.